Okay. Broken in this area, simply broken in this nation,
simply broken everywhere. Simply broken sa aming yasgard, God. Kung ano man po ang stronghold, ang bandage, ang kapit, ang slavery po, ang captives po na kalaban sa buhay po namin, Lord, God. I break it in the blood of Jesus, in the name of Jesus. Sinasabi niyo, Lord God, no weapons form against us, Lord God, against your name, Lord God. Walang makakatalo po sa inyo, Lord God. As you have been victorious, magbibigay po kami, Lord God, sa pamumuhay po namin, Lord God. Yes, thank you, Lord God, for your words. Thank you for your presence. Thank you for your manifestation. Thank you, Holy Spirit, sa lahat po na pinagkaloobin po. Maraming maraming salamat kahit hindi namin kayo nakikita. Nararamdaman kayo namin, Lord God. Thank you po, Lord God, sa masakmang mabuting pakiramdam, sa kagalakan ng ramdaman namin sa oras na ito. At ready na po kami sa pagsiserve sa inyo, Lord God, sa pagpupuri at pagsasama po sa inyo, Lord God. Yes, Lord, tinataas kayo namin sa lugar na ito. Kayo lamang ang mapurihan, Lord God. Sa iyo lamang binabalik ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian at kadakilaan, Panginoon. Dahil you deserve all of that, Lord God. Yes, Lord, yan lamang may bibigay namin sa inyo na kaaya-aya, Lord God, ang glory, Lord God, na hinihingi niyo po para sa amin, Lord God. Thank you so much for everything, Lord God, kung ano man pong nakalimutan namin sa aming mga panalangin, kano po ang bahala magpulo. Pero ito, all the glory, honor, and praise to you, God the Father Almighty, God the Son, Lord Jesus Christ, God the Holy Spirit, in Jesus Christ's mighty name, Amen, Amen, Amen. Thank you.
Praise the Lord. Amen. Glory to God. Hallelujah. It's us worship our God. Pangyarihan ng katalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling napinuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Amen? Tayo po'y tinubos na ng ating Panginoon sa mga kasalanan natin. Kaya huwag na tayong huwag na natin hayaan yung mga kasalanan na namamuhay sa ating puso. Isabuhay natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Ilapit natin kay God kung ano man ang kabigatan na nararamdaman natin nung akala mo wala ng kalutasan. Si God lang ang pwede natin lapitan. Yes, glory to God. Hallelujah. Tinataas ka namin, O Lord, sa gabi ito. Inilalapit namin, Panginoon, ang aming buhay sa iyo, ang aming puso, ang aming isipan. Clean us, O Lord. Yes, Jesus, hallelujah. Kuwitan natin siya, mga kapatid. Thank you.
glorify your name, O Lord. Let all the destruction out of this place in Jesus' name. Alam niyo po, Panginoon, ang lahat na hindi karapat dapat sa lugar na ito. Let your Holy Spirit lead us tonight in Jesus' name. Kasi po, Lord, sa iyong banal na kahanan, lahat ng mga hindi karapat dapat alam sa iyo in Jesus' name. Lord, Jesus, 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 Lord, J
You worship, Lord. You are my world. You are my God. Walang maging pagkakas na ako. Ikaw lang ang aming Diyos na buhay. Ikaw lang ang kapag dapat na tumbahin sa mga ito. Isang lang ang makatugon sa mga panalangin mo. Yung nais ko sa buhay mo, mga kapatid. Isang lang. Only God. And so, all of your desires. Hallelujah. Yeah.
Ikaw ang aming guitar heart sa buhay namin. Ikaw ang father. Ikaw ang pinapakas. Ikaw lang yung gusto namin sa buhay namin, O Lord. Thank you.
Yes, ano ba tayong testimony?
Hello, huwag niyong ikahiya yun. Alam niyo ba dati? Amen! Wala ka niya ka. Sayang naman yung pagkakataon natin ngayon. Para makita yung beauty niya dito. Nakalive pa ng five hands sa mga onliners natin. Ate, ang testimony huwag ipasa-pasa. Kasi pinagpala ka ni God, tapos hindi mo i-share. Pasa mo naman yung blessings na tinangbak niyo dyan. Kasi parang our pastor is preparing his, ano? Ikaw, alam ko, lagi ka ng ano eh. Always na bless sa ano eh. Sa Facebook eh. Lagi ko kaya nakikita. Ano, wala ka na? Mas, are you ready na? Sister Jess, are you okay? Ano naman yung ano? Ikaw lang yung nakapasa dun sa atin, di ba? Amen. Ayaw ko na ipa, ano? Sabi mo naman, no? Glory to God! Palakpakan natin ating buhay ng Panginoon! Amen! Why do mo amen! Verse ito, Psalm 73, why sabi ko eh? Kung ako nagkasabi na tupad, pasahin ko ah, ang kanti para ng pagsunod sa Panginoon. Kapalad kayo may tapos sa Panginoon na buhay ayon sa kanyang pangaraan. Ang inyong pinaghirapan ay maging sapat sa inyong pangangailangan. Kaya'y magiging maugnaan at maligaya. Ang inyong asawa ay magiging katulad ng pasal sa inyong tahanan na sagana sa puna. At ang inyong anak na nakapaligid sa inyong mapag, kailan ay parang mapagong tanim na ito. Ganito pagkapanayin ang sino mang may tapos sa Panginoon. Pagkapanayin sana kayo ng Panginoon mula sa kanyang templo. Magkita sa inyong ulan ng Jerusalem habang kayo'y nabubuhay. Magkita sana ninyo ang inyong mga apo. Mapasayo nawa ang kapalapaan. Ang apo mo sampo at nakita ko ang mga apo ng Panginoon sa amin. Sampo ang apo ko at magulo sa bahay. Pero yung kapayapaan binigay sa amin ng Panginoon kasi hindi sa akin napagkaman ako nasa Panginoon. Kinoport ako ng Panginoon. Tinanda niya ako, ganda naman ng ano. Masagod ang God at ang ganda natin. Tinanda niya ako, peace and peace, let the world gain at angels na peace and given to you. Hindi niya Panginoon, tinanda niya, kinoport niya ako eh. Kasi gusto ko ang pinamay nila. Nasa ipino ko yun eh. Yung sabi niya, yung kamayaman na sa'yo, inaado ng kaaway. At sa'yo, gulit ko sa'yo uwi kasi gusto makita ang Panginoon. Kaya sa akin, buhay yung kamayaman ng Panginoon at nakita ko ang mga apo ko. Ang gugulo. Salamat na nyo sa marami sa aking verses kung hindi kayo na buhay. At yung sa Bible school ko, buhay din, di ba? Sabi nga, may trabaho ko noon, buhay din. Jeremiah 33, di ba? Ministry 1.26 and again, si Sun, Science in One Version. Nangyari sa akin, nasa Ayala ako, di ba? Time na yun, ang hirap ng trabaho, 1985, January, pero ang interview sa akin, walang bio data, ha? Kaya inip yung pansit, saka yung juice. Sana gusto magsimula na yun? Magbusa. Naman na maghiwaga ng Panginoon. Sabi niya sa Jeremiah 32:27, sabi niya, Sent him unto me, grace. Walang mahirap sa akin. Walang mahirap sa Diyos. Basta, kaya yung, hindi ko na may perfect ang word nito na, pero ina-apply ko, pinunti, yung salita ng Diyos sa matagal na akong Kristiyano, hindi ko na perfect, pero buhay ang salita ng Diyos sa buhay ko. Yun lang. Praise God! Hallelujah! Napakaya mo binigad, amen? Wala na ba dyan?
natin, O Lord. Amen. Glory to God. Alam niyo mga kapatid,
kapatid, unang payo ko sa pulpit, sa province. Sobrang kabado ako, nanininig yung paa ko, nanlalamig ako. Pagkatapos kong kumaba ng pulpit namin, pumunta ako sa parsonage, kumuha ako ng mainit na tubig sa sobrang kaba. Pero, totoo talaga, unang anong kuhinig ka sa lahat talaga, sanay tumayo dito, kakabahan ka talaga. Doon ang tayo ko rin dito, kasi na-start, bumalik ulit yung kaba ko. Pawis ako, naninginig ang kamay ko, but glory to God. Dahil sa tuloy-tuloy ng pagtayo ko dito, binigyan talaga ako ni God na magiging ano ako sa inyo, yung mawala yung kaba ko. Sobrang kabahan ka talaga, yung kunti na lang. Doon sa province namin, sobrang puno. So, malaki ang church doon sa probinsya. Kabado-kabado ako, pero dahil sa tulong ni God na gawa ko, dahil gusto ko, yung desire ko sa heart ko, tatayo ako dyan. Kasi naiingit ako sa kanila, na tumatayo sila, bakit nagagawa nila yan? Bakit ako hindi? So, ginawa ko talaga, nung dito talaga, ilang beses na ako sinabihan ni Pastor dito na magsunglit ako. Kasi nalaman nga nila sa dalawang anak ko na nagsunglit ako sa probinsya. Pero hindi ko nagagawa dahil sobrang matagal na na-stuck akong magsunglit. Hindi ko na nagagawa, hindi ko nagagampanan. Nung time na yon na nag-stuck ako sa pagpapagamit ko kay God, ang daming problema na dumating sa buhay ko, promise. Ang dami talaga, sobra. Talagang pinalo-pinalo ako ni God. Pero alam niyo ba kung bakit? Doon sa trials na yon, doon ko rin na napagtanto na si God lang talaga pala. Wala nang iba. Dahil ang time na yun na kailangan talaga namin ng financial. Sobrang laki ang kailangan namin ng financial. Wala, hindi namin alam kung saan kami kukuha kasi ang trabaho ko, dito lang naman, is magkano lang naman. Ang sa asawa ko, is hindi din sapat. So that time, na kailangan namin ng 100,000, granted ni God yun. Walang mga kamag-anak ko na nagbigay, na walang mga sa pamilya ko na nakapagbigay dahil kapos din sila. Pero alam niyo ba mga kapatid, dahil sa trust ko kay God, sa faith ko kay God, ibinigay niya yun. Binigay niya talaga, hindi po niya yung tao na yun para mabayaran namin yung hospital bills. Sobrang laki sa Manila Doctors. Alam niyo yan, private hospital yan. Isang linggo kami, nag-bill namin is 100,000. Pero bakit? Dahil kay God, dahil yung heart ko talaga, ano na eh, wala na akong ano, malapitan. Naisip ko, wala na, hindi ko na alam kung saan kami lalapit. Walang-wala ang mga kamag-anak ko, wala. Pero, nung time na yun, lumuhod ako kay God. Binigay ko yung buong buhay ko kay God, ibinabalik ko lahat. Sabi ko, Lord, ibinabalik ko yung buong buhay ko, yung buong puso ko, lahat sa akin. Dahil sa'yo lang ito nang galing ang lahat. Ibinabalik ko sa'yo, Lord. Lahat yun, mga kapatid, ibinalik ni God. Yung blessings niya binigay. Hindi namin nakilala, hindi namin employer ng asawa ko. Pero ginamit yun. Ginamit na improvide yung finances namin. Kasi pagkatapos ng Manila Doctors namin, mga 6 months or 1 year hospital uli kami, PGH, confined, uli. Sa 4 years na pabalik-balik namin sa ospital, mga kapatid, financial, wala ako ng trabaho. Stop ako dahil walang mag-aalaga sa anak ko. Daddy, si daddy na lang ang nagtatrabaho. Pero the time, mga kapatid, doon yung pinakita ni God na siya lang ang Diyos na pwedeng lapitan. Siya lang ang Diyos na buhay. Ipiprovide niya lahat. Sa operation, lahat. Yung ibang mga kasama namin sa ospital, hinihingian niya sila ng bawat isa na tao doon sa room, abot kami ng 50. Lahat yan, tiningian sila ng 20,000 sa stipler daw yun. Pero kami, may piso walang hiningi. Bakit nga mo? Kasi si God ang nag-control sa lahat. Lahat, doctors, lahat na nag-aasikaso kami. Asikaso kami. Pero nakikita namin sa iba na pasyente, medyo binabaliwala. Kasi sobrang, yung faith ko talaga kay God doon na, inanong ko na talaga lahat kay God, Lord, I surrender it all to you, sabi ko. Dahil wala akong magagawa sa sarili ko kung wala ka.
Kaya sinishare ko lang talaga sa inyo mga kapatid. Kasi napakabuti ni God talaga. Sinishare ko lang sa inyo para maano nyo rin na si God lang talaga ang kailangan nating lapitan. Wala na po talaga ng iba. Glory to God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kaya ako talaga, hindi ko, kaya sabi ko talaga sa sarili ko na minsan may mga darating na problema. Minsan nga sinasabi ko, sabi ni Daddy sa akin, wala na tayo, in Jesus' name. Sabi ko yan agad, in Jesus' name. Always positive, Daddy. Walang negative. Always positive. Ginaganyan ko yun si Daddy. Kaya dahil doon sa positive na yun, positive. Talagang pinuprovide talaga ni God. Yung walang wala ka na, andyan, ibibigay niya talaga. Hallelujah. Kaya, alam mo, sa buong buhay talaga, lagi ko yan kung saan man ako nakakatayo, sinishare ko talaga kasi gusto ko, mag-bless din kayo. Gusto ko rin malaman na si God talaga is buhay. Yan talaga. Apas, are you ready na? Yes, glory to God. Ngayon po, i-ready na po natin yung ano natin, sarili natin. Wala na mo nang ano dyan, yung mga aside muna natin yung mga problema natin dyan, kung anong iniisip natin. Focus muna tayo sa word ni God. Amen? Amen. Ngayon po, ibibigay ko na kay Pastor Benji ang lahat. Jesus. Palakpakan po natin ating buhay ng Panginoon. Praise. 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 Hi! Hello! Pagka ganun pala ang greetings, ano, malakas. Peace be with you! Peace be with you! Okay, katabi, peace be with you! Peace be with you! Ayan. Peace be with you po sa mga onliners. Good morning! Ayan, pakibati ang mga katabi. Good morning. Itian sila. Itian. Itian. Yun, lalo na kay Jesus. No, palakpakan natin ang Panginoon Jesus. Good morning, Jesus. Welcome. Welcome ka na, no, sa amin. Kasi salita niyo na po ang pag-uusapan namin. Amen po. Nakahanda na po ba? Amen. Yun. So, kuha na ng Bible. Thank you. Praise God. Ayan. Ayan. May mga Bible na po? Pakitaas ang kamay ng mga Bible. May Bible po. Ayan. Pakipigyan. Ang mga walang Bible, share po. Bakit wala pa rin kayong Bible hanggang ngayon? Sobra na bang namumulubi? Sobra na bang duka? Ano? Grabe, Bible ang pinaka-importante sa lahat. Hindi mabili? Ha? Sorry ah. Pero sa totoo lang talaga, naiwan ko yung Bible ko sa doon kahapon. Lungkot na lungkot ako. Pero, hindi yun dahilan para mag-stop ako sa Panginoon. Amen po? Kasi may maraming paraan. Kapag gusto mo, maraming paraan. Kapag ayaw mo, maraming dahilan. Yan, kaya marami tayong dahilan. Mabigat, malaki, ang bibit-bitin. No? Nakakahiya ka na. Ano pa mga dahilan natin? No? So, walang dahilan kay Jesus. No? Kapag ka salita ng Panginoon, mahalaga. No? Pwede sabi mo sa katabi mo, Sister! Kapag salita ng Panginoon, kapag Bible, mahalaga. Yan. No? Kailang mayroon ka, ha? Okay? So, susunod na, mayroon na, ha? Assignment yan. Manghiram. Manghiram kung sa hangkat maaari manghiram, okay? Matthew chapter 17, 1 to 3. 1 to 13. Mateo kabanata 17, mga talata 1 hanggang 13. Ang nakakita na, pakisabi ng amen. Amen. Ba, nakakita na lahat? Grabe, nakikita. Nakisalo na lang yung iba eh. Anong page po? 30. Ha? 30. Yung sa maliit? 30. 30. 30, ayan.
Ano bang maghahat? Grabe. No, so, ihanda na natin ang sarili natin kasi sobrang sobrang malupit. Yun na lang gamitin kong term, malupit ang teaching ngayon. Grabe. Walang, bawal pumikit, bawal matulog, bawal huminga. Tingnan ko muna yung mga magaganda niyong tsura. Welcome po sa mga bago. May bago? May bago? Wala? Bagong luma. No, so, thank you at kayo pa rin. No? So, grabe. Nakaka-bless at nandyan pa rin kayo. No? Nagtsatsaga. Lalo na sa mga salita ng Panginoon. Dapat priority po natin to. No? Amen po? Yan, nakita na lahat ang pagbabagong anyo ni Jesus. Yan. Taas ang kanan kamay. Taas ang kanan kamay. Ang wala po, taas din ang kamay. Sabihin mo, isipin mo, pagpipray mo, na nawa may Bible na po dyan. No? Magkano lang po ito? Yung maliit, may mga libre po nito. No? Mag-avail po tayo. Magsikapin yung magkaroon po kayo. Sige, pray po tayo. Panginoon, buksan niyo po nawa ang aking mga mata na ako'y makakita. Panginoon, buksan niyo po nawa ang aking mga tenga na ako'y makadinig. Buksan mo po nawa ang aking puso't isipan na ako'y makaunawa at may isabuhay ang inyong mga banal na salita. In Jesus Christ mighty name, amen, amen. Palakpak, palakpak sa Panginoon! Oh, pwede na po ito. Dito na po ako may English, Tagalog po ako dito. Eh. Okay, thank you. Paki-share po sa mga wala. Yan. Wala pa pala. Hindi pa pala natin ano. Hindi pa natin nabasa. Tayo po tayo para bigyan ng galang ang mga banal na salita ng Panginoon. Ayan. No? So, gaya ng ating dating gawe, ang pagbabagong anyo ni Jesus, ako yung sa number 1, guys, number 2, at sabay-sabaw po tayo sa verse 13 po. Okay po? Yung gandahan po natin na yung mabagal lang na sabay-sabay. No? Huwag tayo masyado magmadali para hindi pagulo. Okay? No, so, ang pagbabagong anyo ni Jesus. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. 2. At nakita ng 3 alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. 4. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, kung hindi tayo lumamig, habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." 6. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinawakan, "Tumayo kayo, huwag kayong matakot," sabi niya. Habang sila'y bumababa sa bundok, iniutos sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang tungkol sa pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sumagot siya, "Darating nga si Elias upang ianda ang lahat ng bagay." 13. Naunawaan ng mga alagad na si Juan na tagapagbautismo at tinutukoy niya.
Magsiyo ko po at ipikita ka ating mata, tayo po ay manalangin. Most gracious Heavenly Father, thank you for your word. Lord Jesus Christ, please open our eyes, our thoughts, para maunawaan po namin ang mga banal na salita. And Holy Spirit, please let us teach us and let us remember all the teachings of our Lord Jesus Christ. Lord, thank you so much for this privilege sa pag-aralan naman namin ang inyong mabanal na salita. I can do nothing without you, Lord God. Yeah, I totally surrender, Lord God, nawa ang inyong mabanal na salita ang magpatawi sa aking mga labi, Lord God. Ikaw lamang ang makita at mapakinabangan po ng inyong mga lingkod. In Jesus Christ's mighty name, amen. Amen, amen, amen. Yan. Okay. So, naiintindihan sa pagbasa, naiintindihan natin yung nangyari doon, no? Ang sabi doon, nandun sa bundok sila Pedro, si ang magkapatid na si Santiago at si Juan, no? At anong ginawa ni Jesus? Hindi pa! Anong ginawa niya sa bundok? Ay, naku, nakalimutan na kaagad. Kakabasa lang. Anong ginawa? Bakit siya umaakit sa bundok? Nagdadasal! Sabihin nga natin, nagdadasal? Hindi kayo nagdadasal, no? Hindi nyo alam. Joke lang. Yan. So, nagpipray si Jesus every time. Ito ah, grabe. Kapag, halimbawa, no? Bago mag-mission si Jesus, nagpipray na siya. After niya mag-mission, nagpipray pa rin siya. Grabe, no? So, ayun. Yan dapat ang gagayahin po natin. Nasubo ko na yan. Ang sarap pala ng pakiramdam. Kasi after ng ganito, ng pagod ka yun. Minsan napapagod ka, parang na-drain ka, parang nahigop lahat ng ano mo. Pero kapag nag-pray ka na, doon nare-retrieve na naman, nare-recharge ka na naman. Kaya minsan pag naramdaman yung ganon, no, yung parang parang na-drain ka, no, so parang yung effort mo, yung lakas mo, nawala, no, balik na, mag-pray ka ulit para ma-recharge mo yun. Okay? Amen po? Yan. So, pumunta si Jesus sa bundok. At, anong nangyari? Nung bigla na lang, nakita nila si Jesus na nagbagong anyo. Sabi nga natin, nagbagong anyo. Nagbagong anyo. Nagbagong anyo. Na po ba kayo? O, ganun pa rin sa dati? Umiinom pa rin. Ng tubig. No, so, dapat hindi na, no? Nagbabagong anyo na pag nasa Panginoon, no? Katulad ni Jesus, nag-transfigure po ang Panginoon. Ano pa? No? So, ang pinakamaganda dito, yun. Ano yung nangyari nung nagbago siya ng anyo? Kasing puti. Sobrang puti ng, ano? Damit. Ang damit niya. Umilaw. Parang ganun, no? Na puting-puti, masobra. No? Yung hindi mo, parang hindi mo makita. Ganun. Ang explanation, no? Ano pa? Ang nangyari doon? Nagpakita si? Si Moises. Kilala niyo si Moises? Hindi rin, hindi kilala. Old Testament, si Moises nag-akyat sa bundok. Nakita si Jesus. Actually, yung image lang, no? Nakita. Kasi hindi pwede magpakita dahil masusunog. Yan, no? So, si Elias, kilala si Elias? Hindi rin. Nako, ano ba yan? Mag-i-exam tayo. Si Elias, propeta, siya ang nag-ula ng buhay ni Jesus. Namatay na sila. Nung dumating si Jesus, patay na si Moses, patay na si Elias. Nagpakita! Nakita nila Peter, alam niyo ba kung gaano katagal? Si Elias, 700 years ang ano agwat bago dumating si Jesus. Si Moses lalo, no, mas matagal. Kasi bago si Moses, si Moses muna, bago si Elias. So mas matagal lalo. No, sa genealogy ng ano sa chronology ng Bible sa likod nakalagay diyan kung kailan dumating ang mga prophets. Tingnan niyo na lang. Yan, no? Tingnan niyo na lang sa likod diyan, meron diyan yung chronology ng Bible kung kailan sila 700 BC, kung ano mga AC at BC o after Christ, Anno Domini, yan. Malalaman niyo diyan. Kailangan din inaaral po natin 'yan para maintindihan natin. Ang layo pala, no? Ang layo pala ng bago dumating si Jesus, no? At nakita nila, nagpakita, nakasama. Nung nagpe-pray si Jesus, nag-transfigure. Sabihin na natin, transfigure? Sa English, transfigure. Nagbagong anyo. Sumidlak na sobrang daig pa ang pinaputi ng Ariel.
Mga babae, naglalaba? Pag puting-puti, no? Ganito ka puti. Mas maputi. Mas maputi pa sa lahat na maputi. Ganon, parang araw na, hindi ko ma-explain eh. Basta, alam niyo na yun. Alam niyo na? Yung puting-puti, nag-transfigure. Bakit ko sinasabi ito? Mahalaga. Ayan ang pag-uusapan natin sa umaga ito, no? So, yun, nag-transfigure si Jesus, nagpakita si Elias, si Moses. Ano pa? Sino pa ang nagsalita? May nagsalita? Grabe! Yung Father nagsalita sa ibang talata, sa ibang synoptic gospel. Pag sinabi synoptic gospel, meron sa Matthew, meron sa Luke, meron sa Mark. Yan, no? May pareho, may pagkahawig. Kaya paniniwalaan mo kasi ang tatlong nagsasabi o dalawang nagsasabi ay totoo. No? Eyewitness. Eyewitness sila. Narinig. Yung iba, sabi nun kulog. Yung iba, narinig. Nagsalita. Nagsalita ang Father sa langit. So, hindi pwede si Jesus ang Father din. Hindi. Ha? Okay? So, hindi pwede na isa lang. No? Nandun si Jesus, nagsalita ang Father sa taas. Ang sabi? Anong sabi? Ito ang kinalulugdan kong anak. Ano pa? Sabi? Hindi! Grabe naman. Pakinggan niyo siya. Sabi nga natin, pakinggan. Nakikinig pa kayo o nakikinig? Nakikinig pa kayo? Nakikinig? Amen? Nandiyan pa ba kayo? Maganda magsalita dito na may sagot, may tanong. May tanong, may sagot. Okay? Okay lang ba? Para ganaan naman ako. Okay? Yun. So, ayun. Okay? So, ano pa? Ang pinakamaganda dyan. Wala na. So, yun lang ang istorya. Basahin nyo na lang. Ang ganda niyan. Kasi, yan ang, kung naghahanap ka ng milagro o kababalagan, yan ang isang kababalagan. Kasi, may dalawang soldier, si Moises at si Elijah, na bumalik, nakita nila sa vision. So, totoo ang vision. Totoo ang vision, pwede magpakita sa'yo. Amen? Amen? Totoo, kababalaghan yan ang nangyari dyan. Kaya nga, yan ang pinili ni God. Nung nagingi ako ng kung ano ang i-lesson, kung ano ang ituturo, yan po ang ituturo. Grabe. Sobrang na-power po ako na sobrang na-excite po ako sa matutunan po natin sa gabi ito. Ikaw ba? Excited ka naman? Amen. Parang hindi. Ikaw ba excited? Amen. Kung excited ka, sabihin ka natin, Jesus Christ? Jesus! Hindi ko marinig. Jesus! Hindi ko marinig. Jesus! Glory to Jesus Christ. Palakpakan ng Panginoon. Sinasabi ko to kasi, there's a power in the name of Jesus. Kapag sinasabi natin ang Jesus Christ, kapag may umalis sa tabi mo, yun na yun ang kalaban. Lewan sa'yo, no? Pag may umalis, no? Hindi, umaalis yung tinakikita, ha? No, umaalis. Ang sabi doon, ang definition, naiyayanig ang impyerno kapag binabanggit mo ang pangalan ng Jesus Christ. No? Kaya, huwag mo kalimutan yan. Yan ang power, ang name ni Jesus. Kaya, Jesus Christ. No, kaya pinabanggit ko sa inyo para matanggal yung mga sapi-sapi dyan. Okay? Pag may umalis, alam nyo na. Ha? Ayan. Okay, so, ayun na. Yun ang istorya niya. Ulitin nyo na lang kasi napakaganda niyan para maintindihan nyo. Paano ko malalaman na binasa nyo? May magtatanong sa akin. Mamaya o sa ibang araw. No? Walang nagtatanong sa akin eh. Hindi naman ako suplado, no? Grabe naman kayo. Hindi naman ako suplado. Mag-approach mo kayo. Mag-approach sa mga natutunan natin para hindi kayo maguyo. Hindi kayo maano. Baka mamaya nagsasabi lang ako dito kung ano-ano eh. Check nyo rin sa Bible. At tanong nyo sa akin. Dapat may tinatanong kayo sa akin. Huwag kayong mahiya. Minsan, mukhang lang akong busy, pero hindi talaga akong busy. No, okay. Kung tinong po kayo, huwag kayong mailang sa akin. Hindi naman ako nakakatakot, di ba? Ngipit mo na nakakatakot, di ba? Nakakatakot ba ako? Huwag kayong matakot. Ano, okay lang ako. Hindi ako nakakatakot. Na, okay, mag-approach lang kayo. Kasi, minsan, huwag pa tayo magpanggap na alam na natin lahat. Importante nagtatanong. Alam ko na hindi nyo alam at nahihiya lang kayo magtanong. Kailangan nyo magtanong. Sabi mo ba sa katabi mo, sister? Kailangan pala? Ang tanong? Ang tanong? Hindi tayo
sabi Lord, questioning is knowing. Kapag nagtatanong ka, no, dati nangumulit ako sa pagtatanong, nahiya ako kasi minsan pagpagalitan ka, nasisitain ka, pero alam nyo ba na questioning is knowing. Kapag nagtatanong ka, ibig sabihin gusto mo magtuto. Meron naman isa, nagtatanong, gusto makipag-debate. Huwag yun, ha? Huwag yun. Dalawang klase ang nagtatanong. Isang na gusto makipag-debate at isang gusto matuto. Ha? Saan ka dyan? Kaya tatanong yun kaagad. Pag nagtanong kayo, anong gusto mo? Matututo o makipag-debate? Pag gusto mo makipag-debate, ay huwag na. Hindi tayo mag-grow pareho. Ha? Ang gusto ko lang yung magtanong na gusto matuto. Amen po? Amen. Yeah, magtanong na. Okay, so... Question and answer. Sister, sabi mo sa katabi mo, sister. Seryoso ka na ba? Kay Jesus? Ano sagot? Amen! Pangalawa, sister. Totoo na ba? Ang paghahanap mo sa kanya? Ano sagot? Amen! Pangatlo, sister. Gusto mo na bang? Matransform. Katulad ng nangyari sa Panginoon. Ang sagot? Amen! Ang Panginoon! Grabe no? Kailangan natin matransform katulad ng Panginoon para mabago ng totoo ang buhay po natin. Amen po? No? Pag hindi na-transform, walang pagbabago. Kaya ganun pa rin ang ugali, ganun pa rin ang karakter. So dito matutunguhan natin ngayon kung paano ma-transform. Ang title po ng ating pamagat po ng ating topic ay Transformation Like Jesus. Sabihin nga natin, Transformation Like Jesus. Ang sarap-sarap kaya mag-transform na katulad ng Panginoong Jesus. No? So ilan kaya sa atin ang nag-desire dito na ma-transform katulad ng ating model? Grabe, ang lakas pa. Palakpakan ulit ang Panginoon, no? Glory to Jesus. No, kailangan natin matransform or sinasabi doon, overcomer. Ma-overcome mo ang world. Kailangan maging overcomer po. No? Pag na-overcome mo ang world, panalo ka po. No? Panalo ka. Kasi ang Panginoon ay nag-victory, ikaw din po ay sigurado mag-victory po. Amen po? Yan. So, ang topic natin ay transformation of like Jesus, no? So, ano ang transformation? Ano ibig sabihin ng transformation? Sabi sa definition sa Google, no? A thorough or dramatic change in form or appearance. Ang ibig sabihin daw, may ganap na pagbabago sa forma at sa iyong appearance. Ano bang appearance? Wala, hindi ko na i-transfer sa Tagalog. Appearance, yung kung ano ka makikita. No? Itsura. Yan, itsura. Thank you sister, no? So, transformation, makikita mo ang transformation may form, no? May root word na form, no? Na ang ibig sabihin ng root word na form meaning a pattern or a mold. A pattern, may pattern ka kailangan na sundan. If you want to transform, kailangan may pattern ka na susundan. Yung pananahi ni Sister Cha, may pattern? Kasi may gusto kang gagawin, no? Kaya may pattern or mold. Ano ang mold? Yung paghubog, molding. Imo-mold ka, no? Imo-mold ka, huhubugin ka. So may pattern o may paghuhubog sa paggaya sa Panginoong Jesus. Amen po? Yan. Or transform comes from the word transform. With ED, tapos na. No? Transform with ED na siya. Refers to the process. Ang transform ay na-process ka na. May proseso na. Sabihin nga natin, proseso. Proseso. Pinuproseso po tayo. Hindi tayo pumunta dito sa mundo na wala lang. Pinuproseso po tayo dito. May patterns yan, binumold. No? Tayo daw ang clay, si Father God ang kamay, at inaayos ka, inuhubog ka. Kaya kung ano man ang nangyayari sa iyo ngayon, gawa yan na pinaprocess ka ni God. Amen? Yan. So, hayaan mo lang siya. Hayaan mo lang siya magpaproseso ka lang sa kanya. No? Kasi may gusto siyang gawin para sa iyo. Yan. Okay. So, or another word of transformation is sanctification or holiness. Sanctification or holiness. Ano ba sa Tagalog yan? Sanctification. Parang pinapabanal ka.
pareho sila, sanctification or holiness, nagpapabanal. Okay? No? So, tandaan yung mga words na yan, kasi importante po yan sa buhay natin. Kung gusto mo ma-transform like Jesus. No? Okay, so in Corinthians chapter, 2 Corinthians chapter 3 verse 18, basahin ko sa English, basahin natin sa Tagalog. Sabi doon, it says that we are being transformed into Christ-likeness. 2 Corinthians. We are being transformed into Christ-likeness. 3:18. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. At ngayon, naalis na ang kalukbong nagtinimim sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. Nagniningning sa ating mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. Nagniningning din daw, katulad ni Jesus. At ang kaluwalhatian ng kaiyan ay nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang nagpapako sa ating mula sa isang antas ng kaluwalhatian na kung tayo'y paging so yun pala ang kolo, matransform ka, maluluhalihati ka rin, magniningning ka, yun ang goal ni God sa atin. No? Kaya akala na natin wala lang, baliwala lang. So may purpose ka pala. No? Kailangan daw matransform ka, we are being transformed into Christ-likeness. Kailangan matransform ka into Christ-likeness. Yung pagpunta-punta mo, papasok sa simbahan, hindi yan basta lang umupo ka dyan, makinig, ganyan, wala. May purpose po yan. Ang purpose niyan, ultimate purpose is to transform like Jesus. Amen po? Nag-gets na po? Nag-gets na? Nandiyan po ba kayo? Nag-gets? Oh, yeah. So, kailangan na sagot, no? Kasi pag hindi niyo binubuksan ang bibig niyo, 5 seconds o 5 minutes, mapapanis yan. No? Pag binuga mo yan sa katabi mo, baka may matay. No? Kaya buksan-buksan mo rin. Ha? Buksan, sumagot-sagot ka rin. Ha? Okay? Yan. Ayan. So, yun. We are being transformed into Christ-likeness. Sabi doon, Christ-likeness is God's goal. Ang Christ-likeness daw, ang transformation o pagiging kagaya ni Jesus ay goal ni God para sa atin lahat. Para sa atin lahat, walang tinatangi. For all who trust in Christ. No? So, medyo malalim-lalim to, pero may mga gustong matuto. Ha? Okay? So, sundan. Sikapin mo na matuto. Kaya nag-pray tayo kanina, kailangan mabuksan ang puso mo. No? Kasi mahalaga po ito. No? Sobrang mahalaga siya. Kailangan matransform po tayo. Hindi pwedeng, actually, ito na ang ano, hindi ka makakapasok sa langit kung hindi ka matransform. Ha? Kaya importante ito, huwag mong kaligtaan ito, kailangan matransform ka, kailangan sa gabing ito mag-start na ang transformation mo. Amen po? Yan, no? So, Christ-likeness daw, ang pagiging katulad ni Jesus Christ is the goal of the Father, goal of God, ang sabi ko nun. Kaya, for all those who trust in Christ, yung mga nagtitiwala kay Jesus, yung mga na-born again na, yung na-save na, no, yung mga nagtanggap na sa Panginoon as their Savior and Lord, no? Ang next goal niyan, kailangan maging katulad ka ni Jesus. Hindi bali-bali wala lang, no? Hindi punta-punta lang kung ano-ano lang gagawin mo sa church. Hindi po ganoon. May goal po tayo, no? Kailangan ma-hit natin ang goal. Yan. So and that should be our goal also. Kailangan magiging goal din natin yan. Yun ang pinaka-goal natin. Kaya hit the goal. Ganon. So, sabihin na natin goal. Mga goals natin sa buhay. May mga dreams and goals tayo sa buhay. Pero ang pinaka-importanting goals and dreams sa buhay, yung ma-hit natin ang Christ-likeness. Amen? Amen? Yan. So, how many of you in here kaya, no? Question, how many of you in here that your goal is to be like Jesus? Wala nakasagot, no? Split kasi. No, Tagalogin ko. Yun. Ilan sa inyo dito ngayon ang goal na magiging katulad ni Jesus? Amen! Yun, no? So, pati siya lumakas kasi gusto Tagalog. Ha? No, so, English, no? Split, no? So, yan. How many of you in here that your goal is to be like Jesus. No? So, napakaswerte mo kung ikaw yan, kapatid.
napakaswerte mo na ang goal mo is to be like Jesus. Amen po? Wala nang ibang tagumpay na mararating ka dito sa mundo, kundi ang to be Christ-likeness. Matransform ka into Christ-likeness. Gusto niyo ba matransform? Kailangan, wala kang choice. Wala kang choice. Kung hindi, hindi ka makakapasok sa langit. Okay? So, ayan, okay? So, kailangan ang goal natin, isama na natin sa goals and dreams natin, ang matransform po tayo. No? Matransform into Christ likeness. No? Okay, nasusundan po? Nasusundan po? Ayan. So, another word of transform, sabi ko kanina, is sanctification or holiness. No? Sanctification or holiness. The words are somewhat interchangeable, then it is conformity to the likeness of Jesus Christ. Yung magkahalos, magkapareho sila. No? Pag na-transform ka, nasa sanctify ka. Pag na-transform ka, nagiging unti-unti kang holy. Amen po? Bakit kailangan maging holy? In Matthew chapter 5, 43 to 48, sabihin natin dyan, no? Basahin natin. Isa sa mga sikreto kung bakit ka na-perfect or na-holy. Ang sabi doon, no? Ang holiness is equals also interchangeable to perfection. Sabi na natin perfection. Kahawig siya. Perfection or perfect or holy. No? Pakibasa, medyo mahaba-haba niya pero may sikreto kasi. Matthew chapter 5 verses 43 to 48. Sino na nakita? Iba naman. Si sister kasi mabilis. Sige, yung mga iba dyan. Basahin natin para may party naman po kayo sa salita ni God. Sige po. O nakakita na. Nakita na? Chapter 5 ng Matthew. Verses 43 to 48. Isang kapatiran po lumapit sa akin. May problema daw siya. No? At talagang alam ko na nag-aanan siya kasi nandito siya ngayon. No? So, ito yung sinabi ko sa kanya. Sige, pakibasa ko. Makinig po tayo, pakilakas lang. Yun ang dati. Yun ang dating batas. Ibigin mo ang iyong kapwa, kamuian mo ang iyong kaaway. Pero ano nung dumating si Jesus? Ano sinabi niya? Sinabi ni Jesus. Si Jesus ang sabi dyan. Sa Matthew 5, Sermon of the Mount dyan. Hanggang pababa. Okay? Ibigin daw ninyo ang iyong kaaway. Sabi ko nga, sister! Ibigin pala! Ibigin pala! Ang iyong kaaway! Inaaway niyo yung kaaway, ha? At ipanalangin ninyo ang umuusig sa inyo. Yan ang sikreto, ha? Yan ang sikreto. Malalaman mo kung paano ka maging holy. Sige, next. Upang kayo'y maging tunay na anak ng Diyos, hindi pala kayo tunay na anak ng Diyos kapag ang kaaway ay inaaway mo rin. Next. Pinasisingat ni God ang araw sa mabuti at masama. At nagpapaulan sa matuwid at di matuwid. Next. Kung ang lap naglalap lang sa inyo, yun ang lalap mo, para makarelate. Gusto lap eh. Anong bantipala daw? Mga friends lang tayo, tayo lang ang friends ha. O yung tax collector, ginagawa din daw yan. Yung mga masama, ginagawa din yan. Tayo lang, friend lang tayo kasi po tayo masama, ha? Okay. O, kapatid lang binabati, ha? Dapat magbabati ka sa iba. Ano ang ginagawa nito sa
huwag na kasamaan ng kindat, ha? Huwag na kasamaan. Kung babati ka sa iba, tapos sabay kindat, iba na yan, ha? Okay. Okay. Kaya maging ganap kayo. Gaya ng sa langit. Kaya maging ganap kayo. Yun ang sekreto. Para ka maging perfect and holy, isa yan sa mga sekreto. Kailangan natutunan mo nang mahalin ang iyong kaaway. Glory to God. Nakarelate, nakarelate, no? Kailangan matutunan mo na kung gusto mo maging holy and perfect. Kasi as the Heavenly Father is perfect, you will be perfect. Ang sabi mo, kailangan maging perfect ka. So, holiness, perfection, pareho lang. Okay? No? So, yan ang sekreto. Kailangan daw malin mo ang iyong kaaway. Patiin mo ang hindi mo kapatid. No? Walang kasamang kindat. Okay? Yan. Okay, ayan. So, nakita na, no? And 1 Peter chapter 1 verse 16. 1 Peter chapter 1 verse 16. No, ito ang sekreto ng holiness. Ito naman ang sekreto po ng paano ka maging banal. Paano ka maging banal? Kanina maging perfect, maging ganap. Ngayon maging banal, no? Ito po, may upuan po. Upo po kayo. Palakpakan natin, may welcome natin yung mga bisita. May humabol pa, praise God. Ashers, kaki asikaso na lang po. Kasi, pasensya ka na, madami kaming ashers eh. Oo, oh, yan. Sister, pinaka-asheret natin. Presidente na, asheret pa. Grabe. No? So, yan. Next! Ano na? 1 Peter chapter 1 verse 16. Kita na? Bandang huli, malapit sa huli. Chapter 1 verse 16. Ayun. Oh. Sabi daw, magpakabanal kayo, dapat kasi banal po siya. So hindi ka makapunta sa langit kapag hindi ka magpakabanal. Gusto niyo ba makapunta sa langit? Magpakabanal. No, magproseso, magtransform kasi importante. So 1 Peter chapter 1 verse 16. No, basahin ko sa English, ano ba pagkasabi niya? Yeah, sige tuloy po. Sino 'yan? The scripture says, yeah, "Be holy because I am holy." Sigaw daw holy, kailangan mag-holy. Hindi ka makapusta kapag hindi ka mag-undergo, mag-process, mag-transform ng holiness and perfection. No? Okay? So, nag-gets na, ha? Pagsikapan, medyo mahirap, pero pagsikapan. Yeah? Na-attain siya. Yan ang reason kung bakit thousand-thousand ang napupunta sa hell. Thousand-thousand ang napupunta sa impyerno kasi taken for granted lang, baliwala lang. Nakaupo, okay lang. Okay naman, may aircon eh, tulog na lang ako. No? Okay naman, may pagkain after niyan. Sige, kahit matagal si brother magsalita, kakain naman ako after eh. Okay lang, gano'n. Okay lang. Walang pagsisikap, walang effort. Kailangan may purpose ka at may goal na matransform ang buhay mo. Kasi kung hindi ka makakapunta sa langit. Amen? Amen? Yun. So, kailangan maunawaan po natin. Sayang eh. No? Sayang. Masasayang ang buhay natin. Ubusin mo ang buhay mo dito, walang mangyayari. No? Kaya pagka pinahalagan mo naman si God, no, unahin mo si God, pahalagan mo si God, may mangyayari po sa iyo. No? Okay? So, how then can we know whether we are being transformed more and more into the likeness of Christ? Paano mo daw malalaman na ikaw ay unti-unti nang binabago into the likeness of Jesus Christ? Gusto niyo malaman? Yes! Yun. So, thank you. Gusto niyo ba malaman? Yes!
Parang hindi. Huwag ka na lang ituloy. Gusto niyo malaman? Yes! Sige, tuloy ko na kasi namimilit kayo eh. So, first and foremost, sabi, begin with studying the character of Jesus. No? Para matransform ka into the likeness of Jesus, begin to studying the character of Jesus. No? So, tandaan ha, begin with studying the character of Jesus. Ano pa character ni Jesus? Sino ang sa mga bago, sa mga OFW team natin, sino ang makapagsabi? Anong character ni Jesus? Isa lang. Tapos iba naman. Kapagmahal! Kapagmahal! Grabe, galing! Prakpakan si sister. Anong name mo, sister? Gaisa, Sister Gaisa. Ano ba? Magpakumbaba! Grabe! Prakpakan si sister! Karakter? Pagbigay! Aba, grabe, mas malupit. Talaga po. Tama. So, pero, yung mga magagandang karakter, ang ano, kasi pag delikado nga, pag mga kapangyarihan ka, talagang baka pwede mong lipunin na lang lahat eh. No, kaya delikado, hindi ko muna eh. Yung karakter ng mga magaganda. Palagayan. Ha? Palagdasal? Grabe. Sino yung nagsabi? Palagdasal. Nagpalagdasal sa mountain palagi. Oh, sino pa? Karakter ng Jesus. Mapagpatawad. Grabe. Galing nyo. Pasado na. Pasado sa langit. Yun. Ha? Nasabi na po? Napagbigay! Grabe! So, hindi pala, akala ko hindi nyo alam. No? May alam pala kayo. Palakpakan yung mga salita. So, begin with studying the character of Jesus. So, ignorance of the Bible is ignorance of Jesus Christ. Huh? Ignorance of the Bible is ignorance of Jesus Christ. No? Or, the faith start from listening or hearing, no? Magsisimula sa pakikinig. Okay, nakikinig kayo. Pero iba pa rin yung may Bible ka. Kasi mababasa mo, no? So, sabi, ignorance of the Bible. Ano yung ignorance? Kamangmangan sa Biblia ay kamangmangan sa Panginoong Jesus. Konti lang natutunan mo. Konti ang usad kapag ka hindi mo lagi hawak ang Bible. Hindi mo lagi binabasa yan. Konti ang usad, no? Mabagal ang usad. Ako yan, personal experience ko yan. Nung ako ay hindi nagbabasa ng Bible, no, mabagal ang usad sa spirituality. Tanging sa word lang ni Jesus Christ, may mabilis na pag-usad sa spirituality. No? Amen po? Amen? Yan. So, you cannot give what you don't have. Kung wala ka niyan, hindi mo maibibigay. So, kapag ka meron ka niyan, naibibigay mo. So, ito pa isa. Out of the abundance of your heart, the mouth speaketh. No, kapag ka abundant ang magandang katangian diyan o karakter sa iyong puso ay iyon ang nilalabas lagi sa iyong mga bibig. So, lagi mong maririnig si Jesus ng magagandang sinasabi. Laging mga talinhaga, laging magaganda karakter, makikita mo at makilala si Jesus doon sa mga sinasabi niya. Kaya importante nagbabasa ka ng Bible kasi nandoon lahat ang mga sinasabi ni Jesus Christ. Hindi lang yung sinasabi ko, no? Hindi lang sinasabi ko. Okay? Yo. Okay, so begin with studying the character of Jesus Christ. In Hebrew, ito pinakamaganda at pinakamatindi na karakter ni Jesus Christ. In Hebrew chapter 1 verse 9, sabi doon, he loved righteousness and hated the wickedness. No, he loved the righteous and hated the wickedness, the wicked. Yun. Pakibasa sa Tagalog. Hebrew 1:9. Hebrew. Book of Hebrew chapter 1:9. Malapit na tayo matapos. Okay. Natarong nga iyong mahal sa masamay ng umuhin. Kaya naman ang iyong Diyos, tangi ikaw ang pinili. Higit sa sino mang kari, kagalakan mo natatang. Hebrew 1:9. Oh, ibang pagkasalin. Pakibasa ka sa ibang version. Anong version mo? Hebrew 1:9. Kakaruman ay iyong mahal. Righteousness is the love of Jesus. Sa masamay na mumuhi. Sa wickedness ay namumuhi. Another word of hate na hate.
No, hate na hate. Hate po yan eh. No? Ang kasamaan, hate ni Jesus. Ang righteous o matuwid ay love na love ni Jesus. No? So, amen po. Oh, isa lang ang nakaano, isa lang nakatanggap. No? So, ganun, no? So, it's not just si Jesus, hindi lang daw ay ginagawa niya lang, kundi he loved the righteousness. He loved, hindi lang daw basta-basta lang, kundi he loved righteousness. Yun ang naging problema natin minsan. Minsan, kahit maganda na ang ginagawa ng kapwa natin, kinainggitan pa natin. Nagets? Nagets? Kahit magandang-maganda ng ginagawa niya, minsan natatabunan pa rin ang mata mo, ang nakikita mo pa rin ang mali niya. No? So, you have to love righteousness. Kapag may nakita ka, no, pwede ba namang pwede mo siyang i-praise, pwede mo siyang i-acknowledge, uy, ang galing naman ang ginawa mo. No? Minsan, naranasan ko yan, no? Na may pag nakita akong nagawa na maganda ang aking kapwa, no? Parang naiinggit ako, parang ano, dapat na-challenge ka na dapat ikaw din ay gumawa ng mabuti. Amen po? No? Kaysa mainggit ka, isi-shift mo. Totoo, minsan ganyan tayo. Normal po yan, no? Minsan, kapag may umaangat, minsan naiinggit ka, parang gusto mo siyang ilaki pababa. Hindi, sabay na lang tayo, no? Umangat ka na eh, gumanda na yung iyong buhay eh. No? So, hihilain mo minsan, crowd mentality. No? Minsan, naiinggit ka. Pero dapat hindi ka naiinggit. Kapag naiinggit ka, kalaban po yan. No? So, kailangan i-ano mo siya, acknowledge mo. Uy, ang galing mo naman. Yung totoo sa puso. Minsan, nagsasabi na tayo sa kanya, pero sa puso natin, iba. Tama? Nakarelate? No? So, kailangan, pag maganda na lang ang ginawa niya, nakikita mo maganda, no? Katulad ni Jesus, he loved righteousness. Sabi natin, love righteousness. Kapag maganda na ang ginagawa ng kapwa, matuwid, no? Ilalag natin, uy, gayahin ko siya. Pag laki ko, gayahin ko siya. No? So, gano'n, no? Ha? Love righteousness and hate the wicked. No? Ang minsan, may mga mali na minsan nilalag natin. Paano? May example ako lagi. Hindi ko ito makakalimutan eh. Kasi, saksing-saksi ako. Nagmura ang bata. Nagmura ang bata. Sabi nga noon, ano sinasabi ng magulang? Ay, ang galing-galing naman ang anak ko, ang mura. Ang doon sa mulutong eh. Parang ka na bata! So, pinalapakan nyo eh. Gano'n, di ba? Mali na eh. Palapakan mo ba? Ano ba? Paglaki ng bata, sabi niya, uy, okay lang pala magmura ako. No, mali na eh. Dapat you have to hate the sin. You have to hate the wickedness. No? So, hindi lang basta mahalin mo righteousness, dapat ang mga mali, hate na hate mo. No? Para hindi mo siya magagawa. Minsan kapati lang tayo eh. Kaya okay lang yan. Okay lang magagawa ng kasalanan. Okay lang yan. Kasi pinababaliwala mo lang. No? Nakarelate? No? Listen. Ito. Ang sarap-sarap manginis. Mali na. Sarap-sarap pa rin manginis. Gets? Minsan tontuwa tayo manginis sa kapwa natin. Mali yan eh. Alam niyo ba kung ilan ang kasalanan ng iinis? Dalawa. Sabihin nga natin, gano'n dalawa? Gano'n, taas mo kamay mo para hindi ka antukin. Yan. Dalawa ang kasalanan. Bakit? Nang inis ka na, kasalanan, nainis siya, kasalanan mo pa ulit. Dalawa. Sabihin mo sa katabi mo, sister, dalawa pala ang kasalanan. Nang nainis, kaya huwag ka na manginis. Kamahal ang Panginoong Jesus. Dalawa ko lang kasalanan. Dagot ka. Yung isa, nasaktan lang. No, nagpatalo lang siya. So, hindi masyado malaki ang kasalanan. Dapat, nagpainis siya eh. Nagpainis. Dapat, ikaw ay huwag ka rin magpainis. No, tahimik ka na lang. Umalis ka na lang dyan. Kapag inisin ka. Okay? Nandiyan mo ba kayo? Yes! Parang tuwa-tuwa kayo ah. Ayun. So, ayun. So, sabihin nga natin sa katabi natin, sister, yung karakter na ba ni Jesus? Ang susundin mo? Ang susundin mo? Ang sagot? Ang palakpakan ng Panginoong Jesus. Dapat karakter na ni Jesus ang susundin. Amen po. Yan. Kasi natutuwa siya sa mahal na mahal niya ang righteousness at galit na galit siya sa kasalanan. Dapat tayo din, kapag nakita natin ang kasalanan, huwag natin
tingnan lang, oh, kasalanan, oh, alis na ako. No, dapat galit ka, uy, hindi yan tama, brother. Yung ginagawa mo, hindi yan. No, hindi tama yan. Medyo makiano ba, kasi kung galit ka sa kasalanan, eh, sabihin mo yan in a nice way, no? Sabihin mo sa kanya, i-correct mo siya, no? I-rebuke mo po siya, no? Para malaman niya na mali. Minsan kasi hindi mo rin alam na mali pala yung ginagawa mo. Oh, okay? So, sabihin mo rin, paalala mo sa kanya. Okay? So, ayan. In John chapter 6:38, sabi doon, "For I came down from heaven not to do mine own will, but the will of him that sent me." Ito pa isang karakter ni Jesus na napakagaling, no? Obedient sa Father. Obedient po siya sa Ama. No? Sumunod po siya sa Ama unto death on the cross. Unto death on the cross. No? Obedient po siya sa Ama. So, character Jesus. No? 6:38 sa Tagalog. "Ako'y bumaba mula sa langit. Hindi upang gawin ang sarili ko kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin." Ang nagsugo sa kanya ay ang Ama. So, yun po ang sinusunod ni Jesus. Kaya ang karakter ni Jesus, dapat sinusunod natin si Jesus kasi yun ang nag-utos ka pala sa kanya ay ang Ama sa langit. Amen po? No, so, to be like Jesus is not just stop committing a few of your sin. To be like Jesus, kapag ka gusto mo daw maging like Jesus, hindi lang daw enough na nag-stop ka lang ng committing ng few of your sin. Ano mga few of your sins? Yung mga nakikita natin, familiar na ng magsaranan, nagsinungaling, nag-cheat, nag-gossip, mga babae. Warning, may warning si Paul doon sa mga babae. Chismis? Makipag-chismisan, ha? And thinking impure thoughts. Thinking impure thoughts. Kasi ang pag-iisip ka ng masama, sa isipan mo, hindi rin maganda. No? Yan ang mga obvious na kasalanan na madalas natin nagagawa. No? Kanina naliligo ako doon sa banyo, may shampoo. Alam kong hindi akin. Hindi ko magamit-gamit. Sabi ko, pinatay kong ilaw, tapos nagtanong, sinong tao sa labas? Sinong tao dyan? No? Sabi ko, may shampoo dito. Sabi ko, hingin ko na lang muna to. Gamitin ko muna, ha? No? Kapag hindi sa'yo, huwag na huwag mong gamitin kasi nananakaw yan. Ha? Kailangan mo muna magpaalam. Hindi pwede gamitin muna at saka magpaalam. Baliktad ka. Ha? Kapag ka, ginamit mo, pag nanakaw yan, ginamit mo ang hindi sa'yo. Amen po? No? So, yun ay isang mga obvious na ginagawa natin, na okay-okay lang. Hindi naman yan sa mga gagalit eh. Kikis ko na lang siya, o halitan ko na lang siya, friend na kami, okay lang, pag sorry na lang ako sa kanya, nagawa ko na eh, kasalanan ha. No? So, pag hindi sa'yo, sabi mo sa katabi mo, "Sister, pag hindi tayo, huwag mong pakialaman." Wala ko ka ng Panginoon. Yeah. So, to be like Jesus is to always seek to do the will of the Father. To be like Jesus is to always seek the will of the Father. No sleep. Kung gusto mo maging katulad ng Jesus, kasi yun ang nakaka-transform, kailangan palagi mong hinahanap ang kalooban ng Ama. Amen? Yan. So, always seek the will of the Father. It is to come to the place where we delight to do the will of God. Kailangan, hindi lang basta ginagawa ko siya na pipilitan, kailangan nade-delight ka daw. Sabihin nga natin, delight? Yeah! Nade-delight ka, nagagala ka na ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. Hindi lang dahil napipilitan ka lang. Amen po? No? So, nagagala ba pag ginagawa at sumusunod sa Panginoon? Amen! Nagagala? Praise God. Palakpakan ulit ang mga sarili niyo. Kapag totoo yan, ha? Yun. So, kailangan daw nagagalak tayo na ginagawa ang kalooban ng Diyos. No? Yan. Kasi yan ang ginawa ni Jesus Christ. No? Okay? Yan. So, ito pa. Ang mga karagdagan. May oras pa ako? Marami pa. Ito ang mga karagdagan. In my own, yung process na dinaanan ko, ibibigay ko sa inyo. Madaming karakter si Jesus. Buong Bible, pag ibinigay ko, abutin tayo ng maraming araw. Pero ito, in random, no, ibibigay ko sa inyo ang unti-unti para mag-transform kayo kaagad. Gusto niyo yun? Yes! Yan. Una, imitation of Jesus Christ.
through His words. Kailangan ma-imitate mo si Jesus Christ sa kanyang mga salita. Kaya importante inaaral mo ang kanyang mga salita. Nung maliit si Jesus, kasi kailangan pag na-imitate ka sa word ni Jesus, from birth to death and resurrection, no? Kailangan yun ang imitation of Jesus Christ. Hindi pwedeng yung kailangan ko lang, yung gusto ko lang, yun ang susundin ko kay Jesus Christ, no? So hindi, kailangan, sabi niya, I am the way. Yung way na yan, kailangan aralin mo kasi yun ang makakapunta sa langit. So, imitation of Jesus Christ through His words. Ano po ang una? Nung siya ay bata, sa Luke chapter 2, verse 41 to 53, nung siya ay, nung bata, napunta sa templo. Celebration sila ng Passover. Nandun si Jesus, nakakausap yung mga matatanda. No? Kausap. Ilang taon si Jesus? 12. Yan. Yan lang ang record na nung bata pa si Jesus. Yung baby pa, yung hindi pa siya nagsasalita. E yan, yung 12 na siya, yun na doon na siya nagsasalita. No? Kausap niya ang mga nasa matatanda, ang mga tagapagturo ng batas sa templo. No? Ano nga sinabi niya? Ano mga sinabi niya doon? No? Ang pinaka-famous na sinabi niya, nung hinahanap siya ng kanyang ina, ang sabi niya, "Don't you know that I am to be in my Father's house?" Ang sabi niya, "Alam mo ba na dapat akong bata, no, ay dapat nasa templo na ng Panginoon naglalagi?" Palakpakan itong mga bata. Ilang taon? Ilang taon? 7. 8. 11. Ito isa ka paro, isang taon na lang kapareho na ni Jesus. Pero itong dalawa, 7. Advance ito. Magbe-benefit ka agad ng maganda. No? Okay, yan. So, yun ang sabi ni Jesus. 8 years old ang sabi sa aking pag-aaral sa mga Jewish, tinuturuan na ng mga scripture. Tinuturuan na sila, nagbabasa na ng mga Torah. Yung Torah, yung mga salita ni God. No? Book of Torah. Yan. Ito. Pininto lang ni Sister Ircha nung Friday. Si Queenie at saka yung isang pamukin niya, sino yun? Oo, ano pangalan? Nakalimutan. Nakalimutan ng pamangkin. Kung ano nakikita sa matanda, yun ang ginagaya ng mga si Aaron. Tyron. Kung ano nakikita sa matanda, yun ang ginagaya ng mga bata. Kaya mag-ingat mo tayo ng mga matatanda. Anong ginagawa ng mga bata? Sabi, pagka may nag-aaway, Jesus name, Jesus name, Jesus name, huwag kayong mag-aaway. No? Pagka may sakit, anong ginagawa ng bata? Hinihil. No? So kung ano nakikita sa inyo, tandaan nyo yan, mga magulang, kung ano nakikita sa inyo ng mga anak nyo, gagayahin po kayo. Kung nagmumura kayo, magmumura din na napakalutong-lutong ang inyong mga anak. Amen po? No? Kaya yun si Jesus, nadadala-dala na. Ako nung maliit, dinadala-dala din sa simbahan. Dinadala-dala din sa ganito. Kaya panalo. No? Hindi ko sinasabi na it is advantage. May advantage po ang bata kapag dinadala sa church kaysa sa wala. No? Sinasabi ng isang magulang na patotoo ni Sister Bara, no? Ang sabi niya, tuwang-tuwa ang magulang na dinadala dito. Kasi ang bata, pagdating doon sa bahay, nagkikwento ng tungkol dito kung anong ginagawa dito. So, ang magulang pa ang natututo. Balistad, no? Gusto niyo ba na ang mga anak niyo pa ang magdadala sa inyo sa simbahan? Dapat kayong mga magulang ang model sa inyong mga anak. Amen po? Ayan. So, yun po. No? So, nung bata si Jesus, yun ang sabi ni Jesus. Nag-aaral si Jesus, alam na alam niya. Sabi doon sa ano, humanga ang mga matatanda sa wisdom ni Jesus. Yung 12 years old pa lang siya. So, anong ibig sabihin? Mga anak mo, turuan mo na ng scripture. Turuan mo na ng tungkol sa Panginoon. Huwag mo silang turuan ng kung ano-ano. Importante ang mga salita niya. Amen po? Huwag nyo i-deprive ang mga anak nyo. Sino ba yung mga anak? Huwag nyo i-deprive ang mga anak nyo tungkol sa Panginoon. Kasi papakinabangan nila yung paglaki nila. Yun ang hindi po nananakaw ako ni. No? Hindi lang yung pag-aaral nila, no? Kundi yun ang pinakamatindi. No? So, yung mga may parents dito na pinalaki ang anak na sa simbahan, no,
sabi ng ibang, nag-i-envy, naiinggit ang mga ibang magulang, ay, ang galing-galing naman ang anak mo, ay nag-serve sa church, nag-serve sa simbahan. May advantage. Hindi ko sinasabi na guarantee yun. May sinasabi, ang sinasabi ko, may advantage. No? Na ang anak mo ay tinuturuan na tungkol sa Panginoon. Amen po? Katulad ni Jesus, no? Nata-transform na unti-unti ang anak mo. Kasi paglaki na, matayog na ang kawayan, mahirap na balikuin. No? Kaya mahirap. Kaya ang bata pa lang, ano nyo na nang turuan nyo na po sa Panginoon. Amen po? Ayan. Pag malaki na, mahirapan na po kayo. Nung adult si Jesus, anong ginawa? Ito na lang. Kasi ang daming karakter ni Jesus. No? Isa yung naghugas ng paa, humble si Jesus. May nagsabi kanina ng karakter. Hinugasan ang paa ng mga alagad. No? Sabi, nakaluhod nga eh. Nung paghugas, nakaluhod sa paanan ng mga alagad. Diyos ang katangian. Sa Philippians 2, sinasabi doon, he has a nature of God, but he humbled himself. Nagpakatao at nagdanas ng kung anong kahirapan. Galing, no? Grabe ka-humble si Jesus. Amen po? So, yun. Sabihin mo sa katabi mo, be humble. Be humble! Ang labanan sa mundo ay pakumbabaan, hindi payabangan. No? Kung gusto mo makapunta sa langit, yan ang isang karakter na pinakamaganda sa lahat. Humble ka lang. Humble ka lang. Panalo ka. Kahit na inaaway ka na, humble ka lang. Hindi ka humble. Ha? Humble. Sabi natin humble. Yeah, okay. So, nung, ito pa isang katangian niya na hindi ko makakalimutan. Nung pumasok ako sa CR ng pray, ito yung pinaalala. Kahit nasa cross na, Jesus forgive even at the cross. No? Nagpatawad kahit na nasa cross na. Ano sabi niya? Father, forgive them for they do not know what they are doing. Ama, patawarin mo sila kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yun ang pinakamatinding karakter ng Jesus. Nagpatawad kahit nasa nakapako na sa cross. Kaya mo ba magpatawad sa kagalit mo? Kasi si Jesus ang patawad. Sa Our Father, hindi ka patatawarin ng Ama kung hindi ka rin marunong magpatawad. So, magpatawad na. Sabi mo sa katabi mo, sister, patawarin mo na ako. Yung sa kamila naman, sister, patawarin mo na ako. Kasi ito, pag hindi ka magpatawad, pare-pareho kayo may iiwan dito. Okay, so yun na, okay. So, yun na isa sa imitation of Christ, no? Pero marami pa, kaso lang, abutin tayo ng section. Next is, relationship with Jesus. Ito, lagi ko ito inuulit para magdiin sa inyo. Sabi nga natin, relationship with Jesus. Para makaya natin si Jesus, kailangan may relasyon ka sa Kanya. Ano ang totoong pakikipag-relasyon kay Jesus? Una, nagbabasa ka ng salita ni Jesus. No? Una, tandaan, ano na lang sa mga may kopya. Una, nagbabasa ka ng salita ni Jesus. Pangalawa, nagpe-pray ka katulad ni Jesus. Kung si Jesus nagpe-pray, ikaw dapat nagpe-pray din. Pangatlo, nag-worship ka sa kay Jesus. Nagpe-pray and worship. Pangapat, nagpe-fellowship ka sa tao at sa kay God. Panglima, nag-witness ka sa ibang tao sa buhay mo na ginawa ka ni kung anong ginawa sa'yo ni Jesus. Amen? Yun ang totoong may relasyon kay Jesus Christ. So kung anong kulang mo, dagdagan mo na lang. Ha? Kung anong kulang mo, punuan mo na lang. Ha? Okay? So yun ang vibe na may dapat patunay na ikaw ay may relationship talaga na totoo kay Jesus. Okay? Okay? Nag-gets mo? Nag-gets? Are you learning? Ayan, okay. So, ito ang isang anointed words. Dalawa ang ibibigay ko sa inyo ng mga anointed words. Tuwing naliligo ako, nagpe-pray ako. Bago ako maligo, nagpe-pray ako. Ang sabi ko, Lord, muna nagsisisi ka ng mga kasalanan, kung anong kasalanan mo nagawa, no? Pangalawa, sinasabi ko kay Lord na, Lord, yung sa apat na love Him with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Sinasabi ko kay God, Lord, help me to love you
more than I could ever give. No? More than I could ever give. Help me to love you more than I could ever give. Help me to be purified more than my soul could ever give for. Help me to serve you more than my strength could ever give more. Help me to sanctify more than my soul can be sinabi ko na. Ano pang kulang? Help me to think of you more than my thoughts could ever give more. Yan, parang dinadagdagan mo lang. Kasi ang normal na pag-iisip mo, ang normal na strength mo, kulang yan. So, dagdagan mo yan. Ipag-pray mo kay God, nadagdagan niya. Nag-gets niya mo? Nag-gets? No. Ang pangalang, ang sunod, sinasabi ko sa kanya, help me to be holy as you are holy. Help me to be perfect as you are perfect. No? Hindi mo makatangian niya. Holy, perfect, lovable as you are lovable. Humble as you are humble. Peaceful as you are peaceful. Faithful as you are faithful. No? So sinasabi ko lahat sa kanya yun. No? Kaya unti-unti din ako na naramdaman ko, unti-unti niya ako tinatransform. Amen? At may isang words na natutunan ko na mahalaga. Give me more of you and take more of me. Ipagpalit mo siya. Give me more of you, Lord. Your purity, your righteousness, your holiness, your goodness, your obedience, your lahat ng virtue niya, pagpalit mo sa kanya. Amen po? And you will transform like Jesus. No? So, ipagpalit mo lang. Lord, alisin mo to. Halimbawa, makaramdam ka ng sama ng loob. Sumasama ang loob. Sumasama. Minsan sumasama ang loob, hindi mo maiwasan. Ibigay mo yan kay Jesus. Ipagpalit mo lang. Lord, alisin mo to, hindi to sa iyo. Ganon. Tutulungan ka niya. Totoo! Tutulungan ka niya. Kasi naramdaman ko yan. Pagka, maramdaman mo kapag ka may sama ka ng loob, parang namumuo dito. Nakaramdam? Iba yung maganda magaan. Iba yung kapag may kagalit ka. Namumuo dito. No? Eh, ipagpalit mo lang kay Lord. Lord, pakialis mo naman. Magmakaawa ka. No? Magmakaawa kay Lord. Lord, pakialis mo naman ito. Hindi, alam ko hindi ito sa'yo. No? So, pagpalit mo lang kay Jesus. Pukuhaan niya yan. Ibibigay niya yung para sa'yo. Amen? Yung galing sa kanya. Amen po? Amen. So, last but not least, tapos lang tayo. No? Confirmation through Holy Spirit. Ang lahat ng katangian ni Jesus mako-confirm ng Holy Spirit sa iyo. Paano mo mako-confirm? Galatians 5:22-23. Dito na po tayo magtatapos. Dito mo lahat mako-confirm kung ano ang katangian ni Jesus, kung anong character ni Jesus. Kasi the Holy Spirit is like Jesus. Sige, mabilis. Sino na ako na nakita? Interesado ng katangian ni Jesus. Sila lang. So, nalil ang brother. Pia natin. Galatians 5:22-23. Nakita na? Sige, pakibasa ko. Ito, yun. Sige, pakilakas ko. May bunga ng Espiritu. Ito yung mararamdaman nyo. May pag-ibig. Pag-ibig, may pagmamahal ka. Mararamdaman mo, love na love mo ang kapwa mo, love na love mo si God. May kagalakan ka, may joy na hindi nabibili ng pera. Kapayapaan. May kapayapaan ka, kahit natutulog ka, kahit saan ka, kahit sa lapag ka lang. Katulad ko, hindi ka naghahanap. Ha? Magtsatsaga. Magtsatsaga ka. Kabaitan. May kabaitan ka ba? Sabi mo sa katabi mo, sister. Sir. May kabaitan ka ba dyan? Pahingi. Kailangan may kabaitan. May katapatan, tapat ka. At kabutihan. Wala na? Siyam yan eh. No? Siyam. Okay. Yun. So, ang confirmation, si Holy Spirit ang mag-confirm sa'yo. Kapag hindi kinonfirm ni Holy Spirit, wala yan. Hindi yan kay Jesus. Ha? Hindi karakter ni Jesus yan. So, ang confirmation is from the Holy Spirit. No? Sabi mo mas katabi mo, sister, ang confirmation pala, ay magkagaling sa Holy Spirit. Mayroon ka ba? Mayroon ka ba? Sagot. Amen! Palakpakan ang Panginoon.
Glory to God, glory to Jesus. May po lang kita na, kantay natin ang awit tayo, and let us worship the Lord. No? Damhin natin ang pagbabago na maramdaman natin sa mga napakinggan po natin. No? Damhin natin ang banal na Espiritu. Damhin natin kung gaano natin kamahal ang Panginoong Jesus sa puso po natin. Sabihin natin sa Kanya, kung matigas ang puso mo ngayon, sabihin natin sa Kanya, Lord, ayaw ko nito. Gusto ko ang pagmamahal mo. Gusto ko maramdaman sa oras na ito ang inyong presensya, ang inyong dakilang pagmamahal, ang inyong pagmamahal na hindi nagbabago. 2,000 taon nakalipas, ay nariyan ka pa rin at handang magbuhin ako. Naghihintay ka pa rin sa aking pagbabalik, sa aking pagmamatigas. Let's bow our head and close our eyes. Damin natin ang maawit ng Panginoon. Kausapin natin ang Panginoon. Huwag natin itindi ng ating mga kalabi. Sa oras na ito, damihin mo ang pagpapala ng Panginoon. Nariyan siya sa siling tabi at gusto pa niyang kausapin. Kausapin siya. Ang aking mga pagkakamali, ang aking mga pagkukulang,
ang aking mga kasalanan na hindi kalugod-lugod na nagawa sa inyo. Patawarin niyo po kami at patawarin niyo po ako sa oras na ito pa. Ako po ay napapagod na. Ako po ay nahihirapan na. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na makaawon sa kahirapan ito. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na magsagumpay din na tulad niyo, Panginoon. Sinabi niyo po, I will never leave you nor forsake you. Lord, pangahawakan namin ang pangangilang. Hindi niyo po kami iniiwan ang pangahay na naman. Panginoon, sinatakamay kayo po namin sa Panginoon at sa kapatid sa pagbuhay namin. Matatalo man lang ng kalaban. Sinasabi mo din yung mga banal na salita. In the gate of hell will not prevail. Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We love you, Lord. We worship you. We praise you. Pinataas kayo namin, Lord, yes, God, sa buhay namin. Kayo na po ang magpatakbo sa buhay namin, Lord. May bagong buhay. Maraming salamat po, Lord God, sa natanggap namin. Thank you so much, Lord God. Walang hanggang katapusan, masasalamat ang pinabalik namin sa inyo. Yes, hallelujah. God the Father Almighty, God the Son, Lord Jesus Christ, and God the Holy Spirit, in Jesus Christ's mighty holy name, hallelujah. And all God's people say aloud, amen. Amen. Magbago. Amen? Hallelujah. Glory to God.
Ngayon po, dadako po tayo sa pagbibigay. Dito po sa Romans, Second Corinthians, chapter 8, verse 3. Sila ay kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Amen? Kung ngayon tayo, naapaw-apaw yung blessings natin, bigay natin kay God. Amen? Ito pala yung ano natin, meron tayong, kung gusto nyo, yung may love tayo kay, para sa church natin, para kay God. Ito yung, mayroon tayong sobre dito, mayroon po dito, na mayroon prayer request dito, pwede nyo siyang ilagay ng prayer request nyo dito, tapos ipag-pray yan natin dito. Amen? Kung gusto nyo po, dito, mayroon tayong sobre dyan. Next na, gusto nyo, kung gusto nyo pong ibe-bless kayo ni God, mayroon tayong sobre dito. Amen? Kung gusto nyo, yung heart nyo talaga is napaka gusto nyo magbigay. Andito po yung ano natin. Kasi ano naman, i-open tayo sa gusto natin talaga. Kung gusto natin i-bless. Amen. Hallelujah. If you give to the Lord will bless you more. For us, O Lord. Patuloy ka po, Lord Jesus, maglit sa bawat isa, Panginoon, sa puso ng bawat isa, sa isip, O God. Hallelujah. Thank you din po, Lord Jesus, sa mga kamay, Lord, na nagbigay para po sa inyo, Panginoon. Tinataas ka po namin, Panginoon, dahil ikaw lang po, Lord, ang Diyos namin na buhay, O God. Diyos namin, O Lord, na napakahambol. Giver, O God. Kaya po, Lord, ibinabalik namin sa inyo, Panginoon, ang mga natanggap namin mula sa inyo, Panginoon. Para, O Lord, makatulong, O Lord, sa kapurihan ng inyong buhay na pangalan, Panginoon. Patuloy ka po, Lord Jesus, mag-bless, Lord, sa mga taong nagsusuporta, Panginoon. Doon, galing, Lord, sa ibang bansa, Panginoon. Patuloy ka po, Lord Jesus, maghawak ng kanyang buhay, mag-lead sa kanyang Panginoon, mag-control ng kanyang buhay, Panginoon. At patuloy ka po, Lord Jesus, mag-bless, Lord, sa kanyang trabaho, Panginoon. Glory to God, glory to God. So, po'y aming dalangin, O God, we honor you, we glorify your name, O God. Ipinabalik po namin ito sa matamis mong pangalan. Amen and amen. Hallelujah! Tayo po tumayo! Aawin tayo ng matayang-matayang para ngayon sa ating Panginoon. Mercy is falling! Amen! Falling, falling, falling. I can't see it falling. It's falling.
We thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay na ibinigay mo para sa amin, Panginoon. Thank you, Lord Jesus, sa araw na ito, Panginoon. Binigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon, na mapakinggan, O Lord, ang iyong banal na salita to transform us, O Lord, sa pagbago mo sa buhay namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sa paglabas namin dito, Panginoon, nagbit-bit-bit namin, Panginoon, ang kagalakan, saya sa aming puso, Panginoon. Hallelujah, na makita, O Lord, ng kapwa namin kung gaano mo kami minahal at inaalagaan, Panginoon. Let your Holy Spirit lead us, O God, sa paglabas namin dito, Panginoon, at saan man kami, Lord, pupunta, Panginoon. Ikaw po, Lord Jesus, ang bumabay sa amin. Ikaw po, Lord Jesus, ang mag-control sa buhay namin, Panginoon. Huwag mong hayaan, Panginoon, na agawin kami ng kaaway galing sa iyo, Panginoon. Hawakan mo kami ng mahigpit, O God. Para lang kami sa iyo, O Lord. Binibigay namin, Lord, ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Dahil sa iyo, Panginoon, may kasiyahan at kagalakan, O Lord. Huwag mo kami bitiwan, Panginoon. Patuloy ka po, Lord Jesus, mamuhay sa aming puso, sa aming isip. Thank you, Lord Jesus. Sa salita mo, Panginoon, ang saya-saya namin, Panginoon, na mapakinggan, O Lord. Ito po ay hindi na po mawawala sa aming puso at isipan, Panginoon. Bit-bit-bit namin ito, Panginoon. Dala-dala namin sa aming buhay, Panginoon. Saan man kami, Panginoon, kumaroon, Panginoon. Kasi gusto namin, Panginoon, na makapunta kung saan ka naroon, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Gabayan mo kami, Panginoon, sa aming pag-uwi, Panginoon. Gabayan mo ang daan namin, Panginoon, na makarating kami, Panginoon, na safe, ligtas, Panginoon. Sa pangalan mo, O Diyos, in Jesus' name, let your Holy Spirit lead us, O God. Hallelujah. Uuwi kami, Panginoon, na ang saya-saya sa aming mga puso, Panginoon. Gawin po, Lord, dinadala kami po namin, Panginoon, ang food, Panginoon, na aming i-invite, Panginoon. Ito po'y magbigay sa amin ng kalakasan, magbigay ng kagalingan, Panginoon, sa aming karamdaman, O Lord. At magbigay sa amin, O Lord, ng kabusugan. Hallelujah. Thank you po, Lord Jesus, sa mga buhay, Lord, na siyang nagsusupport, Panginoon. Patuloy ka po, Lord Jesus, mag-bless, Lord, sa kanyang trabaho, Panginoon. Even nasa malayo po siya, Panginoon. Alam namin, Panginoon, gabay, ikaw ang gabay niya, Panginoon. Lead him, lead here, O God. Patuloy ka po, Lord, mamuhin sa puso niya, Panginoon. Continue to support your ministry, O God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We glorify your name, we honor your name, O God. Ito po yung aming pinapasalamatan, Panginoon, sa katugunan, Panginoon, ng lahat ng aming panalangin, Panginoon. Ito po yung aming ibinabalik, O Lord, sa matamis mong pangalan. In Jesus' name we pray! Amen! Hallelujah! Yes, Lord, God. Tayo po ay magkabayan! Thank you.
tayong aalis? Lahat ang aalis, mag-picture tayo na sa church. Para may remembrance naman tayo. Basta, picture na rin ha! Basta, picture na rin ha! Thank you.
Doon lang yung Bible mo, Pas. Saan? Doon sa pinuntan nyo. Oo, sa pinuntan. Oo, doon lang yun. Kasi yung pangalan niya, sir. Bakit wala hindi mo nilang yung pangalan? Oo, wala. Wala lang yan. Another line up na naman, Pas. Dapat excited. Pas? Another line up naman.